A good leader must be a good father. Yan ang mayroon sa isang datu sa Kidapawan City sa Mindanao. Malayo siya sa tradisyonal na tatay at pinuno. Imbis na kinatatakutan at pinangingilagan, siya ay kinatutuwaan at idol pa sa kanilang lugar. Dahil hindi kamay na bakal kundi kumpas sa musika ang kanyang paraan para mapreserba ang kanilang kaugalian at kultura. Astig hindi po ba? Tara na at makinig sa libreng konsyerto ni Datu Musikero. Hoy, paminog ka muna muna hanay. Ay mga pakatsika, amin bagayan. Saan man tingnan, mayaman ang kultura nating mga Pinoy. Patunay dyan ang iba't ibang kaugalian at kasaysayan ng mahigit 100 tribo sa loob ng Pilipinas pa lang. Isa na dito ang tribo ng mga Obu Manuvu na nakatira sa palibot ng Mount Apo sa Mindanao. Kilala ang mga Manuvu sa paggawa ng mga tradisyonal na kaugalian na gumagamit ng halaman sa kanilang pang-araw-araw na gawa. Ang bawat tribo may mga namumuno, ang tawag sa kanila mga datu. At dito sa Kidapawan City, nakilala ng Rated Corina ang isang datu. Gamit ang musika, kanyang pinapanatili ang mga kaugaliang Manuvu, lalo na sa mga kabataan. Siya si Datu Melchor Bayawan, ang ama ng musika ng Madadma Ilomavis. Isa si Datu Melchor sa mga datu na namumuno sa Madadma community at nakatoka sa kanya ang pananatili ng buhay at pagsasabuhay ng mga tradisyong tunay na Manuvu. Napakalaking tulong ni Sir Melchor, ni Datu Melchor sa city historian's work, no? Kasi nandiyan siya para buhayin yung mga tradisyon. Kasi ang ginagawa niya is nire-revitalize niya, binubuhay niya ulit yung mga nawala na. Ang ibig sabihin nun, yung kasaysayan, yung heritage, yung pamana, hindi lang siya nakadisplay, binubuhay, it's lived, dinadala siya sa pang-araw-araw na buhay. Apo ni dating Datu Kawata si Datu Melchor. Isa ito sa mga nakipaglaban noong panahon ng pananakop ng Hapon sa Pilipinas. Isa siyang naging susi para labanan yung mga Hapon noon, si Apo, si Datu Kawata Bayawan. Dahil sa kanya, tinuruan niya rin kami kung ano yung mga kultura, tinuruan ng ano yung mga mama at tiyuhin ko paano mag-hunting. Yung sa farming din, importante masyado yung iniwan na sa amin. Kaya nga tinawag akong imamasok. Tulad ng kanyang lolo, ipinagpatuloy niya ang pagpreserba sa kanilang kultura. Pero sa pamamagitan ng music. Ito daw ang pinakamabisang paraan para mas mabilis maturuan ng mga batang Manuvu. Oral kami, kasi wala, hindi mo nga mababasa yung kultura namin. Kaya pagdating sa mga kanta or sa visual, nakikita ng mga tao, mas mabilis maintindihan o maipasa sa mga tao. At kahit na moderno na ang kanilang mga gamit, ang kanilang kinakanta, original at sinulat pa rin ni Datu Melchor. Kagdanan ni Pilisa, nasawa rin nagkabuyag, sudlibang pakutbanoa, sudnang... Ang mga kanta ni Datu Melchor hindi lang naririnig sa apat na sulok ng kanilang lugar dahil nilipad na rin ito pa Maynila, kaya naman nagawaran pa siya ng parangal. Doon yun sa Gawad Filipino Award, binigyan ako na parangal na mahusay na mang-aawit. Sobrang saya ko kasi may nakakakita din
sa kakayanan ko. Hindi lang yung bagong paraan, gasgas na masyado yung mga kanta natin ngayon yun, pero yung mga kanta ko, nakita nila na ito, tribo talaga ito, saka yung konsepto ng pagkagawa ng kanta. Bukod sa pagtugtog ng musika ng Obu Manuvu, nagtuturo rin siya ng kanilang mga ugali gamit ang social media. Sa mga competition sa paghimo og purok. The Pampakit, tatlong products all in one. You save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. Yan ang iyong beauty routine. Noon nga, medyo mahirap yung trabaho ko noon . Pumupunta kami sa iba't ibang ilang bundok ang inaakyat namin para lang magturo ng literacy sa mga kababayan ko sa komunidad ng mga Obo Manuvu. Ngayon, nagpapasalamat ako dahil dito sa social media, sa Facebook, madali na lang magturo dun sa mga bata o sa mga tao kung ano ba talaga yung kultura ng mga Manuvu na dapat nilang malaman. Makisabay rin tayo. Kailangan makisabay, marunong tayong makisabay dun sa dito sa social media. Kasi kung hindi, tuluyan nang mawawala. Isa rin si Datu Melchor sa lumalaban para sa karapatan ng kanilang tribo. Lalo na sa usapin ng lupa at pagpepreserba ng kanilang kultura. Dahil sa Indigenous People's Right Act o IPRA Law, napoprotektahan nila ang kanilang tribo. Nire-recognize yung aming kultura sa aming IKSP, Indigenous Knowledge Systems and Practices. Kailangan talagang gamitin yun kasi pag hindi gagamitin yung ating kultura, walang gamit yung law na yun. So mas magandang magagamit talaga ito ng mga kabataan. Kasabay ng pagiging ama ng tribo, isa siyang responsabling tatay sa sarili niyang apat na anak. Sa kinatatayuan niya ngayon, bilang isang datu, tumutulong din po siya sa gawaing bahay kahit na napaka-busy niya sa trabaho, sa advokasya at sa mga kapatid niyang katutubo. Nagdalaan talaga siya ng oras para sa akin at para sa mga anak niya bilang isang ama. Mahirap man at malaki ang responsibilidad na nakapatong sa kanya. Sinisigurado ni Datu Melchor na may oras pa rin siya kahit paano na makipaglaro sa kanyang mga anak. At maging mabuting ama na nagtuturo sa kanila kung paanong maging isang leader. Dahil para sa kanya, ang mga anak niyang magpapatuloy na naumpisahan na niyang advokasya. Nakikita kong medyo pababa na yung nagsasalita o gumagamit ng aming kultura. Pero try pa rin natin yung best natin na panghawakan ito kasi wala nang maiiwan natin sa ating mga kabataan yung sumusunod na henerasyon pag hindi natin ito panghawakan ngayon. Sa dedikasyon ni Datu Melchor, nagsilbi siyang pader at gabay sa kanilang community. Gamit ang mga instrumento at liriko, malinaw niyang hinahatid ang mensahe na kailanman hindi dapat talikuran ang kanilang kinagisnan. Gagawin niya raw ito hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Si Datu Melchor, he's emerging as one of the leaders of the tribe. Tsaka I would say nasa pang-apat ata ang IP sa Kidapawan sa population. So that would make him one of the leaders of the community. Ang makapagpahinturan siguro sa advokasyang ito ay yung kamatayan. Yun lang yun. Mahirap maging haligi ng tahanan, lalo pat isang malaking komunidad ang pagiging tatay mo. Lalo pat isang malaking komunidad ang tinatatay mo. Kaya ngayong araw ng mga ama, ipagbunyi natin ang kanilang mga ambag hindi lang sa loob ng ating tahanan, kundi sa ginagawa nilang malasakit sa lipunan. Saludo kami sa lahat ng mga ama na tulad mo, Datu Melchor.
isang leader, isang ama, at isang musikero. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market. Na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin na. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na, all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid. So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupako Soap.